Mas pinaigting na ang seguridad sa LRT, lalo na ngayong magpapasko. Pati nga mga dalang regalo ng mga pasahero pinabubuksan. Ilang pasahero tuloy ang uminit ang ulo sa gitna ng mahigpit na inspeksyon. Pero paliwanag ng LRT Administration, para naman daw ito sa kaligtasan ng iba pang mga pasahero. My report, si Marisol Abdurrahman. Iniisa-isa at mabusising ininspeksyon mga gwadya ng LRT ang mga gamit ng mga papasok na pasahero. Kaya ang pila sa istasyon sa Cubao humaba na. Bukod sa mga bag, binubuksan at tinakalkal rin ang mga nakasarang kahon. Yung sarili na, may maligtas naman, okay lang. Pati mga box ng cake, hindi pinalampas. Sabi, pero kahit po yung mga ganyan, binubuksan niyo po talaga? Opo, ma'am. Bakit, sir? Para makasiguro po kami. Kailangan makita niyo po talaga. Kailangan talaga po yan, madam. Mana-appreciate naman namin yung mga security guards na ginagawa talaga nila lahat na ano, yung maano talaga, masigurado na secure lahat. Ayon sa LRTA, dati na talagang mahigpit ang seguridad na kanilang ipinapatupad sa mga istasyon. Pero lalo raw nilang pinaigting ang pagbabantay ngayong Kapaskuhan. Dati-rati ang dala lang ng mga yan, yung mga bag lang nila papunta ng eskwelahan, papunta ng opisina. Pero ngayon may mga isang bit-bit na yan na pangregalo or mga pinamili. Alam. Pati raw mga nakabalot na regalo, bubuksan din. So, wala tayong exemption. Kasi the moment na nagbigay tayo ng exemption, yung exemption na yun mismo ang gagamitin ng possible ng mga terrorist. Pero hindi lahat ng mga pasahero payag na buksan ang mga bit-bit nilang regalo. Sa itsura ba namin ito, mga ano kami magagawa ng kalokohan? Hindi kami papayag kasi pang regalo namin ito eh. Teka, pinapaayos nga namin. So, ano po option nyo nalang ngayon, ma? Eh, bababa na lang kami, lipat na lang kami sa jeep. Habang humahaba ang pila, umiigsi naman ang pasensya ng ilan. Ang pasahero ito na nagpakilalang isang abogado, hindi na nakapagpigil. Sobra na raw kasi ang higpit ng seguridad. Alam mo ako, abogado ako ha, hindi ako nag-aano sa inyo. Sobra-sobra kayong mag-aano. Natural, sir. Para hindi natural yan. Araw-araw akong hindi yan totoo. Pinakita niya, binubulat-lat niya. Ang sabi ko lang, sige magpakasawa ka. Ay, walang pa. Wala siyang modo sa akin. Saka ganun lang. Hinahaba na lang po namin ang aming pasensya sa mga ganung pasahero. Pero ano man ang gayak ng pasahero, magara man o simple, at ano man ang itsura nito, mura man o mahal ang kanyang bitbit, lahat dadaan sa mabusising inspeksyon. Kaya naman pasensya at pag-unawa ang hiling ng LRTA. Ininspeksyon naman ng Firearms and Explosives Office ng PNP ang mga baril ng mga gwadya ng LRTA at mga gwadya sa cargo sa NAIA 2. Para masiguro natin na napangalagaan yung mga ano ng mga mamamayan, dapat lang na tama din yung mga daladalang baril ng mga security guards natin. Marisol Abdurrahman, GMA News.